أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مع منا محلكم كومباتيت سبان بلاتايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kung araw po ay papatuloy natin ang ating pag-aaral sa Arabic sa level 1 sa aralin 8. So ngayon po makikita nyo na ang ating pag-aaralan ay patukol po kung paano i-combine yung mga letra. At inshallah po ang ating exam o pagsusulit ay sa darating po na Merkoles. At ito po ay sa familiarization sa mga letra. So madali lamang po ang exam kung kayo ay nag-aral. At yan po pinaka-basic na yung magbasa kayo mula alif hanggang nya at basahin nyo ito ng may vowels. At ganoon din na magsulat kayo katulad ng assignment natin na isang papel na ito ay pupunuin nyo ng letra na mayroong mga vowels. So kung ginawa nyo po yan, ang exam po ay napakadali po para sa inyo sa level 1. So inshallah po, ang ating pag-aralan ay mula yung pagdugtong-dugtong mula aralin 7, 8 hanggang tayo ay matapos sa kung paano pagdugtong-dugtungin ang mga letra. Ngayon naman din yung exam ay mula sa aralin 1 hanggang aralin 6. Yan po yung pag-familiar kung paano mo makilala ang letra at paano mo siya isulat. Ngayon naman sa 7 hanggang matapos tayo ay yung tinatawag na paano mo siya i-combine, pagdugtungin yung mga letra, pagdikitin ang mga letra, at paano siya basahin. Ngayon, nakuha natin yung letrang alif na may vowels na A, I, U, at pagkatapos ay yung kapag dumikit siya, na siya ay tinatawag na nadidikitan, pero hindi siya dumidikit. Yan po yung alif. Ngayon, ang kukunin natin ay yung ba. Ba, letrang ba. Kapag nilagyan mo ng vowels, ba, bi, bu. Pag nilagyan mo ng vowels, ba, bi, bu. Yan ang letrang ba. So malinaw po yan, nakuha natin yan. Ngayon, ay ang letrang ba, makikita nyo, lahat yan ba. Lahat yan ay ba. So ang ba ay dumidikit at nadidikitan. Okay? So malinaw po, ang ba ay dumidikit at nadidikitan siya. Ang letrang ba at saka yung ta at saka yung tha, yan ay pare-parehas sa kanilang ano. Pero magbibigay tayo ng halimbawa para naman hindi tayo masyadong magmadali. Okay? So ang ba ay dumidikit at nadidikitan. Dumidikit siya at nadidikitan. So magbigay tayo ng mga halimbawa. Halimbawa, yung baitun. Baitun, ha? Ito yung sa una. Tingnan mo. Yan. Tapos, ganun din. Ayan. Ba, ya, ta. Bay, tun. So, yan ang tinatawag na ba kapag sa simula, ta kapag sa huli. So, bay, tun. Bay, tun. Ito yung ya. So, yung ba, dumikit siya. Yung ta, nadikitan siya. So, ang ba, ta, tha, yan ay dumidikit at nadidikitan. So, makikita nyo, baitun, bahay. Ibig sabihin na baitun. So, ang ba ay dumidikit at nadidikitan. Kabilang sa mga halimbawa niya ay yung, ito yung sa una, yung ba sa una. Dito tayo sa gitna. Okay, gitna tayo, hakibatun. Hakibatun. Okay, makikita niyo rito yung ba. Ha? Lumikit siya. Meron siyang unahan, meron siyang huli. So, hakibatun, bag, yung bag mo, hakibatun. Hakibatun, yung ba, ito yung ba, may ya na sumunod sa kanya, at saka yung ba ay sumunod sa kanya yung taal marbuta. So, makikita mo yung ba ay dumidikit at nadidikitan. Yung ba, dumidikit at nadidikitan. So, yan ang pagsulat ng halimbawa ng ba sa gitna. Itong halimbawa ng ba sa una. Ito halimbawa ng ba sa huli ay yung tabibun. Yung tabibun. Okay? Tabibun. Yan. Yan. Tabibun.
Tabibun. Anong tabibun, doktor? So, yung ba? Okay, makikita niyo dito yung ba. Lumikit siya sa ta. Ta. Tapos, yung tinatawag na. Okay. Ba. Tapos siya. Tapos ba. Ito yung sa huli. Ito ba sa unahan? Ba sa gitna? Ba sa huli? Okay. So, malinaw po yan. Ang ba. Okay. Kailangan niyo po malaman yung mga halimbawa para pagdating ng exam, pag sa exam natin, sa pangalawang exam natin, ay magbigay ka ng halimbawa sa ba sa unahan, ba sa huli, ba sa gitna. So, yan po. Pero huwag niyo munang isipin yan para hindi kayo ma-stress. Ang unahin niyo muna yung familiarization ng tinatawag na ano, yun ang exam natin sa darating na Merkules, inshallah. At ito naman ay mga 2 to 3 weeks pa ito siguro dahil may maraming pa tayong kukunin. Ito pa, itong araw ngayon ay batasa. Okay. Bigay tayo muli ng halimbawa. Ito, para at least ano kayo? Ano? Ba-sa-lun. Ba-sa-lun. Ito ang halimbawa ng sa una. Yung ba, tinan mo yung ba. Tapos dumugtong yung sa, tapos dumugtong yung lam. Ba-sa-lun. Ba-sa-lun. So, ang ba ay dumudugtong at nadudugtungan. Okay. Bigay tayo ulit ng halimbawa. Yan. Khubzun. 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 Yung ba, tayo mo sa gitna. May ba, may kha at saka ra. Kha at saka ra. So, yung tumba, nadikitan at saka dumikit siya. So, khubzun. Ano ibig sabihin ng khubzun? Yan yung tinapay. Tinapay. Yung basalon ay sibuyas. Yan, una, ba. Dumikit ang ba sa sa. Swad. Swad. Tapos lam. Ito naman, kha. Ito yung kha. Tapos dumikit sa kanya. Dumikit sa kanya yung ba. Pagkatapos yung ba, dumikit sa kanya yung zay. So, ang ba, nadidikitan at saka dumidikit. So, khubzun. Okay. Next naman, turabun. Turabun ay lupa. Turabun, lupa. Turabun, lupa. So dito, siya yung huli. Bakit yung alif hindi dumikit? Di ba ang ba nadidikitan? Pero ang alif ay hindi dumidikit. Kaya hindi dumikit siya ba? Ang alif, nakuha natin, ang alif ay nadidikitan siya, pero hindi siya dumidikit. Kaya makita niyo yung alif, hindi siya dumikit. Okay? Dito yung alif, bakit hindi dumikit? Kasi ang ra ay hindi rin dumidikit ang ra. So, makikita natin inshallah kung bakit. O, so, una muna tayo. Ang alif, panakuha natin, ang alif ay siya ay nadidikitan kung ang sunod sa kanya ay dumidikit. Pero ang alif ay hindi siya dumidikit. Tinan mo, alif. Kapag alif, kahit anong letra dito, hindi siya pwedeng dumikit. So, ang alif ay hindi dumidikit. Okay? So, turabun, turabun. Yan ang tinatawag na lupa. So, dito makikita natin, baytun, baytun, ba, sa unahan. Hakibatun, hakibatun, ba, sa gitna. Tabibun, tabibun, ba, sa gitna, ba, sa huli. Huli. Okay, next naman, baswalun, baswalun, ba, sa unahan. Tapos, khubzun, 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 ba, sa gitna. Ba, ito sa unahan. Ba, sa gitna. Ba, sa huli. Okay? Ba, sa gitna. Ito, ba, sa huli. Turabun, turabun. So, yan ang mga halimbawa ng tinatawag na ba. Tinatawag na ba. Ba, pag nalagay ng vowels, babibu. At ang ba ay dumidikit at nadidikitan. Kaya makita niyo lahat yan, letrang ba. So, dumidikit yan. Okay? Sa unahan, sa gitna, sa huli. Sa unahan, sa gitna, sa huli. So, inshallah, isulat nyo ang mga halimbawa nito para matuto kayong sumulat. Okay? So, focus kayo dito sa ba, next yung ta, at saka yung sa. Lahat tayo magbibigay ng halimbawa dyan. Okay? So, malinaw po yan, ano? Okay, ito, hindi ko na po ito i-delete. Ito lang yung i-delete, i-erase yung ano lang niya kasi
Parehas lang din yan. Ito. Ayan, ito lang ano natin kasi parehas lang yan eh. Okay? So ito, tamo na tayo ta. Ito, kailangan natin palitan ito. Ayan. Anong next na letra ng ano? Alif, ba, ta. So ang ta ay may dalawang tuldok at ito ay normal na ta. Okay? So ang ta ay dumidikit. Yan. Dumidikit siya. Nadidikitan siya. Pwede siyang dumikit, pwede siyang tinatawag na madiktan. Ibig sabihin ito, dumidikit siya at pwedeng may sumunod sa kanina, dumikit sa kanya. So ito po yung tinatawag na ta. Okay? Ngayon, ang letrang ta ay may dalawang tuldok. Alif, ba, ta. Nakuha natin yun. Alif, ba, ta. Itong ta. Ta. Ngayon, pag may vowels, ta, ti, to. Ta, ti, to. Ta, ti, to. Okay. Ngayon, ang ta ay nadidikitan at dumidikit siya. Dumidikit siya at nadidikitan. So, hindi katulad ng alif. Ang alif ay, siya ay nadudugtungan. Siya ay na pwedeng dumikit sa kanyang letra pero siya ay hindi dumidikit pero ang ba ta sa ay dumidikit at saka mayroong pwedeng may sumunod sa kanya dumugtong sa kanina letra. So magbigay tayo ng halimbawa muli para sa natin. Okay, unang halimbawa natin ay sa simula ay tamron o tufahun. Tufahun. Okay. Ngayon, tufahun. Simulan natin dito. Kikita siguro dito. Okay, dito na. Tufahun. Ta. Fa. Ha. Tufahun. Anong tufahun? Yung apple. Ta. Itong ta sa unahan. Tufahun. 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 Ta sa unahan. Dumikit ang ta sa fa. Dumikit ang ta sa fa. Okay. Next na halimbawa natin ay daftaron. Ito sa gitna. Ha? Gitna. Dal. Fa. Ta. Ra. Daftaron. So makikita natin dito yung ta sa gitna. Ta sa gitna. Daftaron. 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 Da. Fatha. Kaya da. Fa. Napatay. F. Daf. Ta. Na. Fatha. Daftarun. Daftarun. Okay. Yan ay sa gitna. Makikita niyan. Next na halimbawa natin ay sa huli ay yung bintun. Bintun. Yan. Bintun. Bintun. Okay. Bintun ay yung batang babae. So, ba sa unahan, nun sa gitna, ta sa huli. So, dito yung sapul natin, ta. Ta. Makita niyo ba? Yung ba kasi, ba, ta, ta, ay pare-parehas yan sa dumidikit at saka nadidiktan. Okay, dito yung ta, makita niyo sa huli. Ta, nakita niyo, sa huli siya. Next, halimbawa natin, tamron. Ito sa unahan, ha? Ulitin natin yung halimbawa ng ano, na unahan. Ta, mim, ra. Tamrun. Tamrun. Yung tamar, yung dits. Tapos sa gitna ay maktabun. Maktabun. Mim. Mim. Ka. Ta. Ba. Maktabun. Okay. Next ay sa huli ay yung baytun. Ako natin kanina pero ano din. Baytun. Baytun. Okay. Makikita nyo yung ta na may bawis na ta ti tu fatha kasra damma fa ta ti tu. Dumidikit siya at siya ay nadidikitan. Dumidikit siya, ta sa unahan, ta sa gitna, ta sa huli. Okay. Ngayon, makikita natin dito ang ta sa unahan. Ito, ta sa gitna,
ta sa huli. Okay. Dito naman, ta sa unahan, ta sa gitna, ta sa huli. Okay. So yan ang tinatawag na mga halimbawa niya. Ang ta ay katulad ng ba, katulad ng sa, na siya ay dumidikit at nadidikitan. So dito, makikita natin, yung tufahon, yung apple, ay sa unahan yung ta. Daftaron, yung notebook, daftaron ay notebook. Yan yung gitna, kapag gitna yung ta. Tinan mo, dumikit yung fa sa ta, yung ra ay nadikitan rin sa ta. Bintun, bintun, batang babae. So yung ba sa unahan, nun, saka yung ta sa huli. So dumikit, ha? Nadikitan siya. Tamron, tamron, yung ditch. So ta sa unahan, ito yung mim, ra, mim, ra. Okay. Dito naman, maktabun, mim, ka, ta, ba. Maktabun. Okay, so dito yung ta, makikita niyo sa gitna, ito yung ba sa huli. Baytun, ito maktabun, yung opisina. Opisina. Okay, baytun, bahay. Baytun, bahay. Ba sa unahan, ya sa gitna, ta sa huli. Dito ay halimbawa ng ta sa huli. Sa unahan, sa gitna, sa huli. Yan ang mga halimbawa ng letrang ta. So, malinaw po yan. Kailangan nilang i-practice. Practice ng practice sa pagsulat para makuha nyo ang tamang pagsulat. Okay? So, makikita nyo yan po ang pamamaraan, pagdugtong ng ta sa unahan, gitna, at saka sa huli. Okay? Madali po yan. So, punta naman tayo sa tha. Tha. Letrang tha. Letrang tha. Okay? Ang letrang sa ay dugtong lang tayo dito kasi tatlo yung tundok ng sa. So, magiging sa. Okay? Sa. Sa. Okay, dapat hindi natin ito kinuha kanina. Ang sa. Yan. Okay. Yan ang halimbawa ng sa. Sa. Alip. Ba. Ta. Sa. Okay. Sa. Kapag may vowels, fatha, kasra, dhamma. So, sa, si, su. Okay, nakuha natin yan. Ang sa ay dumidikit at nadidikitan. Parehas ng ba, ta, sa. Okay? Dumidikit, nadidikitan. So, dito, unahan, gitna, huli. Yan ang pagsulat ng sa. Sulat tayo ng halimbawa. Halimbawa na dito. O, kaya dito. Para mas ano. Unang halimbawa natin ay thaljun. Sa, tapos lam, dito, tapos yan, thaljun. Okay, so dito, thaljun. Sa, makita niyo sa, yung sa dumikit sa lam, tapos yung lam dumikit sa jim. Thaljun, thaljun, ito yung sa, yan yung sa, oh, dumikit siya. So, ang tha, ibig sabihin ng thaljun ay yung yellow, yung ice. Yung ice. Okay. Halimbawa tayo muli, isa pa. Thaubun. Okay? Thaubun. Okay. Makikita din dito, yung tha, unahan, dumikit siya sa waw. Pero yung waw, hindi dumikit siya ba? Kasi ang waw, makukuha natin na nadidikitan siya, pero hindi siya dumidikit. Katulad ng alif na siya ay nadidikitan pero hindi siya, ang waw hindi pwedeng dumikit. Ang alif hindi pwedeng dumikit. Okay? So, thaljun, tha, ito yung halimbawa niya. Sa unahan, ito rin. Thaubun, yung damit na ang lalaki. Thaub. Okay? Thaubun, thaubun ay damit na lalaki. So, ito yung tha sa unahan. Halimbawa ng tha sa unahan. Okay, tayo muli ng ano sa pag sa gitna, ito mim, mim, misal, misalun, oh, ano pa? Yung wasika. Next pa, wasi. Okay. Wa
Sikatun. Okay. Makukuha dito na ang sa sa gitna. Mim sa. Mim sa. So ang sa ay nadikitan siya ng mim. So misalun. Misalun. At yung sa ay dumikit sa kanya yung alif. Pero ang alif hindi dumikit sa lam dahil ang alif ay hindi siya dumidikit. So ang sa ay tumanggap sa unahan at tumanggap sa huli. So misalun. Ang misalun ay halimbawa. Ang misalun ay halimbawa. Okay. Dito wasiqatun, wasiqatun. Yung wasiqa ay yan yung mga patunay mo, patunay mo. Okay? Okay. Wasiqa o mga certificates mo, ayan yung tinatawag na wasiqa. So wow, kaya na sinabi natin ang wow ay katulad ng alif na hindi siya dumidikit, kaya hindi siya dumikit sa sa. Okay? Pero ang sa, kung ibang letrang dumikit dito, katulad ng ganito, sa, ibang ano, pero ang alif at saka waw, hindi dumidikit. Kaya makita natin, mayroon silang, hindi siya dumikit. So, wathika. Yung sa, itong sa ito, ay dumikit siya sa ya. Ya. Wathikatun, wathikatun. So, ang sa, sa gitna, dumikit siya sa ya. Pero hindi siya, yung waw, ay hindi siya dumikit sa sa dahil ang waw ay katulad ng alif na hindi siya dumidikit. Katulad dito, sa unahan, dumikit siya sa lam. Sa unahan, thawbun. Dumikit siya sa waw. Tsaka, ito yung limbawa natin sa unahan. O, dito naman, sa gitna, misalun, wasikatun. Okay. Next, bigay tayo muli ng halimbawa. Sa huli. Sa huli. Hadithun. Okay, hadithun. Dal, tapos waw, aya. Okay. Hadithun. Ano yung sabi na hadithun? Hadith ay yung binabasa natin ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito yung ha, ito siya. Inshallah makuha din natin yan. Dal, hadithun. Ya, tsaka tha. So ang tha ay nadidikitan siya. Tinan mo yung huli niya. Hadithun, hadithun. Ya, sa huli. Ya, sa huli. So hadithun. So ang tha ay ganito kapag dumugtong siya sa yung ya ay dumugtong sa tha. Ganito yung estilo ng tha. Okay, dumikit lang siya. Ngayon, next na ano natin, yung bahthun. Bah, tapos bahthun. Bahthun. Ano yung sabi na bahthun? Yung research. Research. So yung ba-ha-tha. Ba-ha-tha. Okay, dinikit siya, magiging ano siya? Yung dumikit yung sa. Ganun yung pagdikit ng sa. Bahasa. Bahasa. Okay. Yan yung mga halimbawa ng sa. Okay, ngayon, isa-isayin natin mamaya para meron kayong ano, no? Mula tayo sa ba. Kanina. Isa-isayin muna natin noon para ano kayo paano dumikit yun. Ito, halimbawa. Unang halimbawa natin kanina, bayton. Sa ba tayo, ha ba? Ito yung sa ba. Iris muna natin ito. Okay. Inshallah, medyo mahaba yung lecture ngayon, pero kailangan natin. Kailangan natin yan. I-review nyo lang yan. Itong ba. Baitun. Ba. Ba. Yan. Okay. Baitun. Pag inano mo yan, ay ba. Ya. Ya, ito ya. Ya. Ta. Baitun. Di ba? Nakita nyo? Okay, next na halimbawa kanina, yung khubsun. Khubsun. Ayan. Khubsun. So, ito ay kha, tapos ba, tapos zay. Khubsun. Ah, nakita nyo? Ganyan. Para matuto kayo, isulat niyo yun, isulat niyo yung kaniyang letra na ano, ito siya kapag dumikit, ito siya kapag ka, hindi dumikit. Next pa, yung tabibun. Tabibun. Okay, tabibun. Next. Ayan. Ah, meron palang ano kulang dito na isang letra kasi ya, tabi. Okay.
Tabibun. Paano mo yan o yan? Yung pa, tapos ba, tapos ya, tapos ba. Tabibun. Okay. So makita niyo yung tabibun, kapag inano niyo, tinanggal niyo yung dikit-dikit niya, magiging pa, ba, ya, ba. Tabibun. Tabibun. Okay. Next tayo, dito tayo sa ano. Ha, makita niyo yung ba. Yan. Bayata. Tapos, khabaza. Pabayaba. Kapag dinugtong mo, yan yung kanyang itsura. Okay. Makuha natin yung ba. Tapos, ta muna tayo. Pagkatapos ay yung ta. Madali lamang po yan. Ang gawin nyo po ay i-push nyo po kapag gusto nyo isulat yung sinulat natin dito. Okay. Tufahun. Ha? Tufahun. Tufahun. Tufa. Ah, yan. Yan. Ta. Tapos fa. Tapos ha. Yan. Tufahun. Tufahun. Yan. Tuf. Ah, meron palang alif dito. Nakalimutan natin yan. Merong alif. Tapos. Yan. Tufahun. Okay. Dito. Inshallah, ganito siguro yung exam natin sa pangalawa para mas madali. I-combine mo ito at ito ay kapag combine ay ilagay mo sa yung hindi siya magkadugtong-dugtong. So madali ang exam natin inshallah sa next exam natin. Okay, next tufahun ay yung daftarun. Daftarun. Okay. Daftarun. 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 Okay. Paano natin yan? Ilabas. Dal. Fa. Tapos ta. Tapos ra. Daftarun. Daftarun. Da. Fa. Ta. Ra. Daftarun. Daftarun. Ta. Fa. Alif. Ha. Tufahun. Okay. Next na halimbawa natin. Ito sa letrang ta. Ay yung bintun. Bintun. Yan. Bintun. Bintun. Okay. Ilabas natin. Ba. Nun. Tapos ta. Tinan mo pagkakaiba. Yung ba, malit lang. Yung nun, mahaba. Mahaba yung nun, yung bahay niya. Okay. So, bintun. Bintun. Yan yung halimbawa pag nilabas mo na. Ta sa unahan, ta sa gitna, ta sa uli. Kapag ka, dinugtong mo siya, yan. Kapag hindi mo dinugtong, yan yung mga letra na ito. So, ha, ganun pa rin siya. Yung fa, ganun siya kapag dumugtong. So, yan ang isa sa dapat niyong gawin, inshallah. Okay. Dito tayo sa tha. 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 Thaljun. Thaljun. Okay. Thaljun. Tha. Tapos, ganyan. Tapos, yan. Thaljun. Meron tayong tha. Meron tayong lam. Tapos, meron tayong ja. Thaljun. Okay. Tha, lam, jim. So, tha, thaljun. Thaljun. Next ay mithalun. 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 Okay. Ngayon, kunin natin yung mim. Yan. Tapos tha. Tapos alif. Tapos lam. Mithalun. Yan. Napakalaki nun ito. Kunin natin, bawasan natin yan. Mithalun. Mim, tha, alif, lam. Mithalun. Okay. Siya pa? Siya pa? Hadithun. Hadithun. Ang hadithun, ay hadi yan hadithun. Okay, so hadithun, ano natin, labas natin yung ha, dal, ya, ta. Okay, so ha di thun yan, makita natin dugtong dugtong ya ito sa huli. Yung sa, tapos kapag ka,
tinanggal mo siya sa pagkadugtong, yung ha, dal, yata, hadithun. Okay. So, inshallah, ito pong pinakaunang gagawin nyo, inshallah, sa ano natin, magsulat, isulat nyo yung mga halimbawa at isulat nyo yung paano siya isulat sa tinatawag na yung pagkadugtong-dugtong at saka yung hindi sila magkadikit-dikit. So, ang gagawin natin sa level 1, sa ito ay pangunang pangalawang aralin natin ito kasi ang una ay yung pagfamiliarize ng bawat letra. Okay, yung alif, ba, ta, tha, lagyan mo ng vowels, a, i, u, ba, bi, bu. Yan ang exam natin sa ano natin, sa una hanggang 6 na aralin. Pang 7, 8 hanggang tayo matapos inshallah at iba pang kukunin natin ay yung paano idikit yung mga letra. So dito ang gagawin natin dito, inshallah, at yun ang inshallah naisip ko na pinakamaganda, inshallah, ay isulat yung halimbawa ng tha sa unahan, tha sa gitna, tha sa huli, tapos isulat nyo yung kanyang letra kapag ito ay hindi magkadugtong-dugtong. So, yan ang lalabas sa exam, sa ano natin, sa next na exam natin, pangalawang exam natin yun, na idugtong mo ang mga letra na ito. Idugtong mo ang mga letra na ito o kaya ay paghiwalayin mo ang mga letra na ito. So, yan po inshallah ang lecture natin ngayong araw sa level 1. Napahaba po lecture natin pero kapag magka-oras kayo, panoorin nyo yung lecture na ito. Hindi po ibig sabihin na obliged na ngayon ay manood kayo. Pwede po sa bukas, sa isang araw, ay punin nyo. Nasa sa inyo po yun. Kung kailan kayo magka-oras, ay pag-aralan nyo yung mga lecture natin. Sana po ay gati pa lang tayo ni Allah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi wa baraka wa sallam.